Totoo ba ang aswang? Kinatatakutan, nilalabanan. Bahagi na ng usap-usapan sa bayan ang kwentong nagpasalin-salin sa henerasyon ng ating mga ninuno. Hanggang sa modernong panahon, may naniniwala pa rin dito sa aswang. Nakilala namin ang babaeng pinaniniwala ang nag-aanyong aso at umano'y pumapatay. Balot ng kababalaghan ang buhay ni Cora ng Cavite na sinasabing nakalunok daw ng bato ng aswang. Mahigit 2 taon nang nakaraan, mula sa Cavite, dumayo pa sa Pililla Rizal ang magkapatid para makisaya sa fiesta. Itago na lang natin sila sa pangalang Cora at Linda. Si Alice, kaibigan at kasamahan ni Linda sa trabaho, ang nag-imbita sa kanila. Ano ba yan? Nandoon na ba? Pasensya na po. Pasensya na po kayo. Pasensya na po. Pasensya ka na. Pasensya na po talaga ha. Pasensya na. Ah, saan po? Saan po kayo pupunta? May pupuntaan pa kami dyan. Ah, kung gusto niyo po, makijoin na lang po kayo dito sa amin. Huwag na, salamat na lang. Sige po, pero tayo lang po ha. Huwag po kayo pupunta dyan sa kabila ha. Sa dulo. Bakit ho? Yung buong pamilya daw po na yun is mga aswang. Binaliwala nila ang babala dahil hindi sila naniniwala sa aswang at gusto nilang i-enjoy ang fiesta. Wala silang kamalay-malay na ang pagpunta nila sa pangatlong bahay para maghapunan. Mauuwi pala sa kaba, kutob at kilabot. Karaniwan naman sa munggo may mga matigas, pero yun po parang ibang klase. Ate, ano nangyari sa iyo? Ate! Ako siya, dumire-diretso siya eh. Nagkusa siyang pumasok sa lalamunan ko. Pag uwi namin ng bahay, naligo siya agad kasi pakiramdam niyan. Ang init-init daw. Tapos nung natutulog na kami, pabaling-baling siya sa may higaan. Hindi ko naman hupinansin yun kasi akala ko pagod lang at saka sa sobrang kabusugan. Mula noon, nagsimula ng makaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan, si Cora. Parati siyang nauuhaw. Para siyang naglalaway. Yung parang takam na takam siya kahit anong kainin niya, parang hindi pa rin siya nabubusog. Parang may hinahanap siyang pagkain. Naghahanap ako ng makakain sa hating gabi. Ayaw matulog ang gabi ni Cora. Narinig ko na lang na may kumakaluskos sa bahay. Akala ko pinasok kami ng magnanakaw. Paglabas ko ng bahay, nakita ko yung kapatid ko na hindi siya mapakali. Tinanong ko siya, sabi ko, bakit ayaw mo pang matulog? Around 1 a.m. Nakita ko siya lumabas ng bahay. Paglabas niya ng bahay namin, inantay ko siyang bumalik. Ang tagal niyang bumalik. Pagbalik niya ng 4 a.m., nagulat ako, yung itsura niya iba na. Yung damit niya halos punit-punit na. Ate! Ano nangyari sa'yo? Sabi niya, bakit? Anong nangyari sa akin? Sabi ko, ba't ganyan ang itsura mo? Sabi niya, ha? Kinabukasan,
Normal naman daw ang kinikilos ni Ate Cora. Sa umaga, nag-aalmusal po ako ng ano lang, kape at saka sa tanghalian. Ganon din lang po. Ordinaryong pagkain lang. Gaya ng isda. Salamat po. Pero kapag nakakakita siya ng buntis. Laki na ng tiyan mo ah. Pwede pa hawak. Pag kami nakikita po akong mga buntis, parang ang bango-bango po kasi. Ang lakas sumipa. Lalaki yan. Pagsapit ng dilim, kinakabahan na naman si Linda. Nararamdaman ko na naman may kumakalas kasi. Tapos, sinilip ko siya sa may pintuan. Hindi ako lumabas, hindi ako nagpakita sa kanya. Bigla siyang umalis. Pagsilip ko sa labas ng bahay, nakakita ako ng malaking aso. Sobrang laking aso. Hanggang isang madaling araw, papauwi na si Linda galing sa trabaho. Habang papalapit siya sa bahay, umaalingasaw daw ang lansa ng dugo sa buong paligid. Wala na siyang damit, ang baho ng amoy niya, sobrang lansa na hindi mo maintindihan. Tapos meron na siyang dugo sa dito niya. Ang masayang fiesta naging takot kapag naaalala nila. Hindi matanggal sa isip nila ang dalawang mag-asawang matanda kung saan inalok silang kumain. Medyo nawirduhan po ako kasi doon lang din po ako nakakita ng handaan na may munggo. Naisip ko na sabi ko baka nung kumain kami ng ate ko doon sa piyestahan, baka totoo nga po yung sinabi nung isang kapitbahay doon na huwag kaming magpunta ron kasi yung buong pamilya nila doon is may lahing aswang. Kinakabahan, natatakot, nalulungkot, bakit nangyari sa amin yun? Na piyestahan lang yung pinuntahan namin, pag-uwi namin ng bahay, ganun na yung nangyari. At ang nakapangingilabot nang makita ni Linda ang duguan at putol na braso ng sanggol sa bakuran ng kanilang bahay. Sa takot na baka may makakita, ibinaon niya sa lupa. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Kabahan si Linda dahil hindi habang panahon maitatago ang lihim ng kanyang ate Cora. Guni-guni lang ba ni Linda nang makita niyang nagbago ng anyo ang kanyang kapatid at naging aswang na? Kasi alam kung ano na nangyayari pagdating ng gabi. Natatakot ako. Baka mamaya ako na yung atakihin niya. Baka mamaya layuan kami ng mga kapitbahay. Hulaan kami ng mga tao.
mawalan ako ng trabaho, na yun lang yung kinukuhanan namin ng pinansyal na pangangailangan. Pagkain. Pinipigilan na raw noon ni Cora ang sarili na lumabas ng bahay kahit 10 oras ng gabi. Ang ipinagtataka naman ni Linda, parang hindi pinapakinggan ng langit ang kanyang dasal. Yun din po itinatanong ko, bakit nga po sa kapatid ko pa nangyari yung ganun? Hindi naman po kami nakakalimot tumawag sa kanya. Nagsisimba naman po kami nung panahong okay pa, nung wala pa tayong pandemic. Linggo-linggo po kami nagsisimba. Pero bakit nandahil lang doon sa pagpunta namin, sa isang fiestahan, sa pagsama namin, nangyari po yung ganito. Ulila ng lubos ang magkapatid na Cora at Linda. Karaniwan lang ang buhay nila. Sa factory, nagtatrabaho si Linda. Kung minsan, naiimbitahan si Cora para magluto sa mga okasyon, tanggap na ni Cora ang tumandang dalaga. Matagal namang hiwalay sa asawa si Linda. Sa kanilang magkapatid lamang umiikot ang mundo. Ayoko po kasi naisipin niya na natatakot ako sa kanya. Ayoko pong isipin na lalayuan ko siya. Ayokong isipin na iiwan ko siya. Kung hanggat maaari, hanggat kakayanin ko na intindihin kung ano yung nangyayari sa kanya, iintindihin ko at uunawain ko para lang sa kapatid ko. Dahil mahal ko siya. Pero ang higit na kinatatakutan ni Linda, ang malagim na kahihinat na ng kanyang kapatid. Nang magising sa malagim na panaginip, kailangan niyang maging matatag at kontrahin ang misteryong bumabalot sa kanyang katauhan. Dahil sa takot na baka maging biktima niya ang kapatid, buong tapang na ikinuwento nila Cora at Linda sa albularyo, ang kababalaghang hindi nila lubos maisip na mangyayari sa kanilang buhay. Gusto ko pong magpagamot. Gusto ko po na po kasing maging normal uli yung buhay ko. Nung una, hindi ko po siya napatingin kagad sa manggagamot. Kasi siguro, hindi naman po maniniwala sa akin yung mga doktor. Pag sinabi ko po sa kanya na, sa kanila na ganun yung nangyayari sa kapatid ko. Kaya ako lang naman po siya ngayon napatignan sa isang manggagamot. Kasi napanood ko po siya sa TV. Habang nagpapahinga ako galing trabaho. Yun, sinubukan ko po siyang kontakin. Sinubukan ko po humingi ng tulong. Sa ritual ng albularyo sa Cavite. Dito, pailamin kita nito, ang midasal. So, sumuka ka kung sumuka ka, ha? Isuka mo. Kanan, kamay pagtanggap. Tanggalin mo yung mas mo. Humingi ka muna ng tawad sa pong may kapal na lumikha ng langit at lupa o ang Diyos Ama. Kung hindi mo alam yung mga nagawa mong kasalanan nung aktong gabi na umaalis ka, Dito. Okay. Iniluwa ni Cora ang sinasabing bato ng aswang. Ito'y may guhit na parang hawig sa tiyan ng isang gagamba.
paniwala ng albularyo, may aswang na nanghawa kay Cora. At hinalo sa pagkain niya ang munggo, isang mutya o bato, kaya siya naging aswang. Itong bato, hindi to pwedeng basta-basta lang itapon o ano, kailangan to ibabaon. Kasi pag na ano to, pag napabayaan, baka mamaya kusa itong pumasok sa bibig ng tao. Kasi naman uli ang paghahawahan nito. So, dabaon dito. Kailangan ibaon to para hindi na makapanghawa o makapagperwisyo pa ng iba. Ibang tao kasi nagkukusa ito eh. Kaya pag nasa lupa na to, ang sumpa na ito, makawala na yung bilsa na ito. So, ilalagay ka na sa lupa, hindi na siya makapanghawa pa kahit kailan man. Totoo bang may aswang? Normal na tao sa araw, nag-iiba ng anyo pagkagat ng dilim. Ang aswang ay pinaniniwalaang kumakain ng laman loob ng tao gaya ng puso o atay. Ito'y bahagi na ng kwentong bayan na nagpasalin-salin sa henerasyon ng ating mga ninuno. Hanggang sa modernong panahon, may naniniwala pa rin sa aswang. Maraming nagsasabi na kwentong matatanda lang daw ho, hindi naman daw totoo ang aswang. Una po talaga hindi ako naniniwala. Pero dito sa na-experience lang po, naniniwala na po ako na totoo pala. Matuto po tayong makiramdam sa mga kasama rin natin. Ano-ano ang mga porma ng aswang? Pwede talagang maging parang aso o hayop? Oo. Merong aso, baboy damo. Yung isang nakita ko ba, baboy damo. Itong mga, mayroong mga elemento na hindi nanghahamak sa tao. Meron ding mga pumapatay pa. Sabi nila, bakit may pagkakaiba? Hindi naman talaga lahat ng aswang ay pumapatay. Actually, lihim pa nga yung pagkaaswang nila. At hindi naman din talaga makikita mo siya ganun agad. Invisible. Invisible sila. At meron ka lang orasyon na babanggitin para makita mo ang nasabing aswang o ilan man sila nandun. Mas lalong naging malapit sa isa't isa ang magkapatid na Cora at Linda. Makalipas ang gabi ng lagim. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash, pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.